Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Medyo maulan po na hapon ngayon. Ako po si Jun and welcome sa panibagong episode ng ating vlog, Jun's Day Channel. Ere na naman po si Mr. Sunny Trillanes Daport. May panibagong banat at matindi. Ang sabi ba naman, ang pamilya Duterte ay pamilya ng kriminal. At dito po sa kanyang Twitter o X, gumuguho na raw ang pamilya Duterte. So yan po ang ating sasagutin. Siyempre, sasagot tayo dyan sa banat na yan. Bago yan, pakilike po muna ang video ito at huwag kalilimutang mag-subscribe. So dalawa po itong bagong tweet niya. Unahin po muna natin itong isa. No? Papakita ko lang sa inyo. Alam mo, Kerwin, ito lang sasabihin ko sa inyo lahat. Pag nagpalit ng administrasyon, magbabago rin yung statement nyo. Okay, ito pong Senate hearing na ito, matagal na po ito. Senador pa po si Trillanes. Ito pong tweet niya, tweet po ito ni Jober Laurio. Ni-repost niya sa kanyang Twitter account. Ano? So, itutuloy natin. Nyo kasi iisipin na yung mga nakapwesto ngayon ay habang buhay nakaupo dyan. Okay? Yun lang ang tatandaan mo. Okay, ngayon, sinabi dito na November 2015 kayo nagkita ni Mr. Dayan tsaka ni Senator Dilima sa Baguio. Ganun ba? Yes po. Sinasabi mo 2014. Yun po kasi yung tanda ko, sir, natawa. Totoo bang nagkita talaga kayo nito ever? Opo, Your Honor. Okay, 2014. Sigurado ka dyan. Yes, sir. Kailan kayo next? Okay, ito pong tinatanong ni Senator Trillanes. Senator pa po siya nung panahon na yan. Si Kerwin Espinosa at si Dayan. Si Dayan po yung ex-boyfriend, ex-jowa ni De Lima. Dati niyang ding driver sa DOJ. Alright? Tuloy po natin. Split ni, Senator De Lima. Sir, kailan kayo naghiwalay? 2015 po. Anong buwan? Last week of February, sir. Last week of February. After nung February 2015, asa ka na? Nasabang kasi na po. Wala ka na ba sa DOJ? Wala na po. Okay, wala ka na. Nag-break so, na. So, bakit ka ngayon pagkakatiwalaan kung split na kayo? Okay, wag mo muna sagot. Split. Dahil split na, bakit daw siya pagkakatiwalaan ngayon kung split na? Eh, dahil by split na, hindi na totoo yung sasabihin niya. Ano connect nun, no? Okay, Kerwin, nagkita kayo. Saan may nagkita ni Senator De Lima? Sa Burnham Park. Sa Burnham Park kayo nagkita. Saan kayo kamo nagpalitan ng pera? Sa parking lot po ng Burnham Park. Parking lot ng Burnham Park. Sa loob ng kotse, sa labas ng kotse. Saan? Nasa loob po ako ng kotse. Tapos, ano yung kotse mo? GL Grandia. Van po, yun. GL Grandia. So, do you confirm that, Mr. Dayan? Ano po yan, sir? Na, saan mo nakuha yung pera? Sa Baguio. Sa parking lot po, sir. Okay. Saan parking lot? Sa malapit sa Burnham Park po, sir. So nagko-collaborate, di ba? Nagko-collaborate. Walang conflict yung kanilang statement. So, ano po lang, sa subaybayan lang natin. Ano doon sa gilid lang ng daan? At sabihin mo, parang nagtabi na lang po yung sasakyan namin, sir. Tapos, sir, inabot lang sa yung pera? Yes, sir, ano. Hindi ka na pumasok sa kotse? Hindi na po. Okay, so, ayusin nyo yung script kasi talagang... Script. Bol-bol. Ngayon, bol-bol 2015, November, bakit ka nagbigay ng pera kay Senator De Lima? Mr. Spinoza. Para po sa protection at saka yung para sa pondo, para sa eleksyon po. Okay, pero primarily protection, di ba? Opo, Your Honor. Alam mo ba na resigned na siya nung panahon na yun as DOJ? Wala po akong alam. Hindi mo alam? Honor, okay. Paano ka po proteksyonan hindi na sekretary ng DOJ si Senator De Lima? Okay, sagutin natin yan, ano? Nakwento ko na sa inyo ito eh. Si Kerwin Espinosa, hinuthutan. Ayon kay Kerwin, ha?
hinuthutan ni De Lima ng 5 million up to 10 million para sa kanyang kampanya, no? At sinasabi ni Trillanes, paano ka poproteksyonan? Kasi yung binigay niyang pera para daw yun sa protection, dahil siya nga ay drug lord at para sa kampanya ni De Lima, no? Paano ka poproteksyonan ni De Lima? Eh wala na siya noong, hindi na siya secretary ng DOJ nung panahon na yon. Okay? Para pong si Abalos. Si Abalos po nung nag-file na ng COC at tatakbong senador, automatic resign po. Ganun po rin yung nangyari kay De Lima. Nung nag-file na siya ng COC, resign na rin siya as secretary of the DOJ. Ibig sabihin, sabi ni Trillanes, kung wala na siya, hindi na secretary ng DOJ si De Lima, paano kanya po protektahan? So ganito rin po yung kay Abalos. Si Abalos po ay resign na dahil tatakbong ang senador. Ibig ba sabihin kapag wala na, hindi na secretary ng DILG si Abalos, ibig ba nang sabihin wala na rin siyang power? Mahina na rin ba siya kay President Bongbong Marcos? Di ba? Still, pwede niya pa rin protektahan ang isang drug lord. Lalo't nang si Abalos, kunyari, eh, magkaibigan sila ng presidente. At alam mo, hindi lang dahil nag-resign ka na, wala ka ng, ano, wala ka ng power talaga. May connection ka eh. O kung magkaano kayo, magkasundo kayo ni Noynoy Aquino eh. Eh pwede mong gawin kahit wala ka na sa DOJ. Di ba? Kung totoo yan, sinasabi mo, magkikita kayo sa isang lugar, mag-uusap man kayo, hindi ka magpapapicture sa isang drug lord. Ha? Common sense. Problema dito sa script na ginawa nyo. Kulang eh. Alam mo, itong mga, dito sa affidavit mo, maliwanag na mili ka eh kung sino ilalaglag mo eh. Sino yung poproteksyonan mo, sino yung ilalaglag mo. Alam mo dun sa affidavit mo, si Senator De Lima lang yung idinawit mo. Kasi madali siyang ilaglag. Proteksyon, sabi mo, kaya ka nagbibigay. Pero yung mga politiko dun sa lugar mo, aba, wala kang binigay. Lumalabas yung credibility mo, credibility ni Chief Inspector Espinito at credibility ni Mr. Dayan. Ako naiintindihan ko yung lugar mo, alanganin niya. Kaya kailangan mong i-please yung mga humahawak sa'yo. Pero it will not save you. It will. So, ang sinasabi naman ni Trillanes, si De Lima lang ang binigyan niya ng campaign fund, campaign money, no? Ginagawa talaga ito. Ah, ito nga yung duda ko eh. Yung mga drug lord, nagbibigay din ng campaign money yan sa mga politiko. Siyempre, hindi na niya sasabihin yung iba na binigyan niya ng campaign fund. At si si De Lima lang ang nasasangkot kasi sa droga, no? Parang yung sinasabi ko dati, ang duda ko kay Noynoy Aquino tumanggap ng pera, campaign fund, campaign money sa mga drug lord. Ang duda ko ngayon dito sa administrasyon ito, ewan ko, parang ganun din ang duda ko eh. Kaya matamlay ang pagtugon sa ano, paglaban sa illegal drugs. I don't know, yun lang ang ano, parang kutob ko. Not save you, Kerwin. Sinasabi ko sa'yo, pagka nagpalit yung administrasyon at sasabihin sa'yo, sige nga, sabihin mo yung totoong kwento, sasabihin mo yan. Di ba, Kerwin? Sinabi ko lang po yung totoo, Your Honor. Okay. Kasi so, nandito na po ako, yung buhay ko. Oh, yun na nga. Naintindihan ko, yung tatay mo pinatay. Kaya kailangan makikisama ka, di ba? Pero pinipili mo kung sino yung ilalaglag mo eh. Marami kang hindi sinabi doon. Marami kang hindi sinabi doon. Okay, sabi niya, pag nagbago na raw ng administrasyon, maaaring mag-iba siya ng salita, maaaring baguhin niya yung statement niya, at tumama naman si Mr. Trillanes.
na binago na ngayon yung sinasabi ni Kerwin. Pero kung sinasabi niyang scripted yung dating hearing na yan, kung sinasabi niyang scripted, bakit nakulong pa rin si Kerwin Espinosa? No? Anong benefit na nakuha niya? Kila Bato, kila Pangulong Duterte? Wala. 'Di ba? Kung mayroon talagang script, no? Kung talaga itong gawa-gawa lang na kwento, dapat may benefit man lang kay Kerwin. Dapat hindi siya napakulong or dapat na nakulong man siya, nakalaya din agad. Dahil ginawa siyang testigo. Pero ang realidad, si Kerwin Espinosa ay pinalaya na po. Kalalaya lang ngayon. Kamakailan lang. At kasalukuyang tatakbo na sa pagka-mayor ulit. So, dahil pinalaya siya at ginawa siyang testigo ngayon, nakamit niya agad yung kanyang benefit. Siya ay nag-beneficio rito. Alam natin, parang ganito yan, no? Oh, Mr. President, oh, sabi niya, tamba. Oh, kailangan ko si Kerwin Espinosa, i-release mo. Gagawin ko testigo. So, nag-benefit agad si Kerwin Espinosa. Di ba? Naintindihan nyo? Nasusundan nyo ba? Meron ka agad benepisyo sa kanya eh. And then, tumitestigo na siya ngayon. Okay. Dito po sa sinasabi naman ni... ay, meron pa pala isa. Dito po sa hearing nung nila Trillanes, ano? Napansin nyo? Yung mga witness na ko-cross-exam nila. Kumbaga malaya silang i-cross-exam yung mga witness. Dito po sa Quadcom ngayon, hindi po na-cross-exam. Yan po yung problema ko eh. At yan din yung mga nasabi ni Chis Escudero na yung kay Alice Goo, mayroong Chinese national na nahuli sa Thailand. Tapos, in-interview ng Al Jazeera, kung saan sinabihan si Alice Goo na isang spy ng China. Na alam niyo yung balita na yun, ano? Hindi yun nag-oath. Hindi yun nag-take ng oath. Ito'y interview lang ng Al Jazeera. Documentary. Okay? So, paano mo paniniwalaan yung isang documentary lang? Hindi naman nag-oath. No? At ang sabi ni Chis Escudero, kailangan niyan ma-cross-exam. Hindi po pwedeng narinig natin, paniniwalaan na natin. So, tinatanong kasi yung comment dito ni Chis Escudero eh. So, this time, medyo maganda-ganda yung mga sinasabi ni Chis, unlike nung nakaraan. Pero hindi siya consistent, no, sa mga sinasabi niya. So, tama yun, di ba? Kailangan mong ma-cross-exam para malaman mo yung mapalabas mo yung totoo. Dito sa ginawa nila ni Trillanes, malaya silang na-cross-exam, ginisa nila yung mga testigo, pero napalabas ba nila yung totoo? No? Hirap na hirap si Trillanes eh. Ang dami niyang kwento, mas konti yung tanong, mas marami yung kanyang sinasabi, yung kwento niya. Di ba napansin nyo? Marami pa yung dada niya eh, kaysa yung tanong. Dapat puro tanong yung ginawa niya eh. Medyo mahina si Trillanes eh. So, malaya, nakakapag-cross-exam nung panahon ng administrasyon ni Duterte ang mga senador. Ngayon, dito po sa kasalukuyang administrasyon, eh hindi po ma-cross-exam yung mga witness na dinadampot nila. Lahat po yan halos may mga kaso eh. Yung isa, yung bagong babae, textbook scam. Yung isa naman, yung si Mercado, parang estapa, nagsolicit ng 16 million. Ganyan po yung mga kaso. Yung ibang mga porsigidong kongresista, may mga kaso rin, kaya nagpo-porsige. So nakikita nyo yung mga dinadampot na testigo. Puro may mga kaso at alam natin na pag inoperan sila, oo sila. Para matulungan sila sa kaso.
Dito po sa pangalawang tweet naman ni Sanita Rillanes, basahin ko po. If you have the patience to wait, eventually you'd see how God's plan unfolds. The once all-powerful Duterte crime family is now crumbling. Crumbling po, ito yung parang bumabagsak na, gumuguho na po. Yan ang sabi ni Trillanes. At powerful, all-powerful Duterte crime family. Dating pamilya yan na powerful na kriminal. Yan ang sabi ni Trillanes. At ito raw ay gumuguho na right before our eyes. O, sa kanilang paningin, congrats to the Quadcom. Bilib na bilib si Trillanes sa Quadcom talaga eh. Still, there is so much to do. Marami pa pala silang gagawin. There is so much to do daw eh. We should keep our focus. Focus. Ay, ito ba yung ano, yung let's stick to the plan? Yan ba yung kanilang focus ngayon? And finish the job. Job. Ano to? Ito na ba yung demolition job? Parang binubukin mo naman yung mga plano nyo. Di ba halatang halata mga kababayan? Job daw eh. Oh. And finish the job. Oh. Tapusin nyo na raw yung inyong demolition job na ginagawa dito sa Pamilya Duterte. Ngayon sinasabi nyo ang Pamilya Duterte ay pamilya ng kriminal. Talaga lang? Ang tagal nyo nang bumabatikos, bumabanat sa mga Duterte, ang dami nyo nang naging bintang, naging aligasyon. May napatunayan na po ba kayo, Mr. Trillanes? Tignan nyo nga po itong si BP Sara, yung aming idol na Vice President. Sabi nila, sabi ni Trillanes, gumuguho na raw ang Pamilya Duterte. Eto o, oh, yan ba yung gumuguho na? Bumabagsak na raw eh, ang Pamilya Duterte. Oh, eh, ang daming gustong magpa-selfie, ang nag-aagawan, no? Nagtutulakan. Ayan, no? Dinudumog. Yan ba yung gumuguho? Ha? Ano sa tingin nyo, mga kalahe? Gumuguho na ba? Ito pa isa. Oh, ayan, no? Eh, talagang aliw na aliw. Yan po yung tinatawag na pagmamahal. Ang pagmamahal po hindi nabibili, Mr. Trillanes. Tignan nyo yung kaalyado nyong si Tamba. Kahit gaano karaming bilyon-bilyon na pinamimigay niyang ayuda, wala hindi natin makita yung pagmamahal sa kanya ng mga tao. Hindi po kasi yan nabibili. No? Natural yan. Organic po yan na kumbaga talagang nararamdaman ng mga tao sa kanilang puso yung kanilang pagmamahal sa leader natin na si VP Sara. Hindi yun nabibili. No? Kaya sinasabi mo, Mr. Trillanes, na gumuguho na ang mga Duterte. Ewan ko, siguro yung iba maniniwala sa inyo kasi may mga fans pa rin kayo eh. Kahit inuuto nyo na yung mga tao, sinabi nyo, bababa na yung warrant of arrest ni dating Pangulong Duterte galing sa ICC. Sabi nyo, June. Tapos, sinabi nyo, August. August pala, bababa na. Darating na yung naniniwala pa rin eh. May mga nababasa pa rin akong comment. Naniniwala pa rin sa kanya. Eh sinabi niya noong June, walang warrant of arrest na dumating eh. Nung sinabing August, naniniwala pa rin eh. Nung October na, wala pa rin warrant of arrest. Mababasa mo sa mga comment oh, mga post ni Trillanes, naniniwala pa rin siya, sila, na darating ang warrant of arrest. Di ba kayo makahalata? Na inuuto na lang kayo. Ha? Ang bihira ng buhay, ano?
eh nakailang ano, nakailang salita na, nakailang sabi na, na darating na yung warrant of arrest. Hanggang ngayon, wala pa rin. Tapos, umaasa pa kayo, ICC pa rin kayo. Nakakatawa yung mga nagko-comment, hindi ko alam, baka troll din yun. Alam mo na, may bayad eh. Pag may bayad, talagang kailangan nila mag-comment-comment. So, kung mapapansin natin, talagang pababagsakin nila yung pamilya. Hindi na lang si BP Sara eh. Bakit? Kasi, mapa-impeachment nila si BP Sara. Eh, meron pang baste. Pwede pang tumakbo ng presidente yan eh. Halimbawa, na-impeach talaga kasi napaka-powerful nila eh. Sobrang makapangyarihan sila eh. At lahat, binayaran nila, media, etc. At kung ano-ano pa, na gumagastos talaga sila rito. Ang laki ng ginagastos nila. So, kaya nilalahat na nila, buong pamilya na, eh, kung sakaling ma-impeach si BP Sara, eh, baka tumakbo si Baste. Ewan ko kung may 40 na si Baste. Ang alam ko, ang age sa pagka-presidente, dapat 40 ka na. Pataas, ano? Eh, meron pa tayong pulong. No? Ganito lang yan eh. Kung sakaling ma-impeach si BP Sara, yung supporters ni BP Sara, lilipat lang kay pulong. Pero napakahirap po ng gusto nilang mangyari na pabagsakin ang buong pamilya. Eh, dito lang kay BP Sara, hindi natin alam kung magtatagumpay sila na ma-impeach ito. Kung magtagumpay man sila, mapabagsak nila ang pamilya Duterte. Eh, meron pa tayong Bongo. Ha? Ganun din yun eh. Duterte na rin po ito eh. Meron pa tayong Bato. Kaya, pati si Bongo at Bato, dinadamay rin eh. Kasi nga, baka, kung mapabagsak man nila, eh baka ito si Bongo tumakbo. Gurgurin na rin natin. Baka ito si Bato tumakbo rin. Gurgurin na rin natin ito. At lahat ng mga kaalyado ng Duterte, si Piboloy, nakakulong na nga. Eh, baka hindi nila naisip yung asawa ni Duterte, pwede rin tumakbo. Kahit housewife lang yan eh. Bakit? Huh? Pwede tumakbo eh. Diba? Hindi nila naisip. So, itong mga ginagawa nila, napakahirap. Maling strategy po ito. Maling strategy. Imbis na magtrabaho sila para maramdaman ng tao yung kanilang malasakit. Imbis na magtrabaho sila para yung mga tao umayos-ayos ang buhay. At balita natin, 13.6 million ang pamilyang naghihirap ngayon according sa SWS survey. 13.6. So itong mga Quadcom hearing na to, Senate hearing, ito yung pinang ginagawa nilang diversionary tactic para mag-focus yung mga tao dito sa hearing kay BP Sara. Pero yung mga tunay na problema na wala silang kakayahan isolve o ayaw nilang isolve, no? Yung baha na yan, yung baha dati nung administrasyon ni Pangulong Duterte, laging nililinis yung mga este-estero, yung laging nililinis. Kaya walang ano eh, walang pagbaha na nangyari na malala eh. Yung mataas na pagbaha. Wala tayong natandaan na ganung klaseng pagbaha. Kasi laging nililinis. Nilinis ang Manila Bay, ang Ilog Pasig. Araw-araw yan, nililinis. Pag bumagyo, may pumuntang dumi sa Manila Bay, nililinis ko agad-agad. So, puro paglilinis yung ginawa ng Administrasyong Duterte. At dahil nga doon sa kay Senator Joel Villanueva, pinondohan niya yung paggawa ng master plan sa baha. Dalawang beses siyang kumuha ng pondo. Nandiyan niya sa YouTube, nasa YouTube channel ng Senate of the Philippines. Panoorin niyo yung kanyang privilege speech. Hanggang sa
2023 yata. O 2022 o 20. Basta sa kaduluhanan ng administrasyon ni Pangulong Duterte, natapos ang master plan, pati master plan sa Davao at yung mga lugar sa Pilipinas na binabaha. Mayroon na po yung master plan eh. Kaya lang hindi po pinatupad. At sinasabi nila ngayon, wala raw master plan. Natandaan po natin yung sinabi ni Joel Villanueva. Dalawang beses siyang kumuha, gumugol diyan ng ano ng panahon para makakuha ng pondo para sa master plan. At ang Davao may master plan na humihingi ngayon ng pondo, ayaw bigyan ng Malacañang. Ayaw bigyan ni Tamba. So, ibig sabihin, wala silang pakialam, wala silang malasakit sa mga tao. Sinabi yan ni VP Sara, meron na kaming master plan, kaya lang ayaw pondohan. At na-stop na rin yung malalaking proyekto, kaya natigil ang mga trabaho ng mga maasa sa mga construction na trabaho. Eh, kaya lumobo rin ang bilang ng walang trabaho. At sinasabi nila, yung kanilang numero sa inflation, bumaba na raw ang inflation rate. Pero nararamdaman nyo ba na bumaba ang mga presyo ng bilihin? Minsan kasi, sabi lang nila yung numero. Ano? So, ito yung mga realidad at mga nangyayari sa politika dito sa Pilipinas. Eh, kung saan, si Trillanes, pag bumanat, walang pakialam, pero siya pag siya binanatan, nagdidemanda. Eh sana naman Mr. Trillanes, huwag mong ibaba yung level mo. Kasi binababa mo sa mga vlogger yung level mo. Nagdidemanda ka ng vlogger, samantalang ikaw umuupak ka rin. Pag ikaw inupakan, nagdidemanda ka ng vlogger. Sabi nga ni BP Sara, buti nga sinasagot ka pa ni BP Sara. Kung ako, hindi na kita sasagutin, hindi na kita papansinin eh. Kasi hindi ka na naman na senador eh. Pero pinapansin ka pa rin. Ang tingin ni BP Sara sa'yo, mataas pa rin. Kasi nga, naging senador ka. Mataas ang level mo, yan ang tingin sa'yo ni BP Sara. Sana naman, wag mo ibaba. Ibinababa mo sa mga vlogger eh. Pero ikaw, pumapasok ka ngayon bilang mayor, umapasok ka bilang public servant, kapag ikaw ang nanalo at naupo kang bilang mayor, hahawa ka ng pondo eh. Pondo ng bayan yan. Pasweldo ka ng bayan. Pasweldo ka ng mga tao. Ikaw ang mga ngalaga sa budget. No? So, pwede ka naming punahin. Lalo na ng mga tao sa Caloocan. Pwede kang punahin dahil hawak mo nga yung buwis ng mga taga-Caloocan at mga kami. Kaya pwede kang punahin. So sana naman, maging patas ka lang. Bumabanat ka, babanatan ka rin namin. Sana ganun lang. Kasi alam nyo, kami mga vlogger, pag sweldo namin, kada sweldo namin buwan-buwan, kaltas agad ng tax yan eh. Ang tax namin sa US. Ayun, yung US naman ang nagpapadala ng revenue na tax ng namin papunta sa Pilipinas dahil naka-registered kami dyan. Yung aming TIN identification number naka-register sa US. So, kaltas po agad yun. At lahat naman tayo taxpayer. Kada bili natin ng sabon, shampoo, toothpaste, may VAT po yan. May tax po kada bili natin kahit anong mga bagay na binibili natin. Lahat po tayo taxpayer. Kaya meron tayong karapatan under the Constitution. We have freedom of speech, freedom of expression. So, salamat po sa pakikinig, Mr. Trillanes, kung nakikinig ka. Salamat po sa mga viewers, sa inyong panonood. See you next time.